Manifesting. Ito ang usong salita ngayong 2024. Kayo, nagkapag-manifest na ba mga kapuso? Pero ang tanong, paano ito matutupad? Yan ang sasagutin kasama ang isang eksperto sa human psychology, si Dr. Norly Dumenden. Welcome back to Mornings with Jamie Regional TV. Yan, thank you so much Sir CJ and good morning sa ating mga kapuso. Okay, manifesting this 2024. How powerful is this, Dr. Norly? Ito ay napaka-powerful as a motivation para makapunta tayo dun sa gusto natin, Sir CJ. Ano? Mm. And pag sinabi kasi natin manifesting, this is expressing or showing kung ano yung gusto natin sa buhay. Mm. So, pwede natin matranslate ito into yung ating mga dreams na sinasabi natin. Okay. Merong tinatawag na gap model sa manifesting. Ano ito? Ito kasi, when we manifest something, ito yung ating dream. Pero yung dream na yan ay hindi pa realidad. Medyo malayo pa siya. Hmm. So, between you ngayon and your dream, there is a gap. So, there is a space in between. Okay. Kaya mayroon tayong tinatawag na, in order for us to fill that gap, kailangan din natin i-consider yung gap din ulit. So, when you say gap, that is G for goal. Okay. And action planning. Yun nga lang, kung minsan, kahit may goal tayo and action planning, medyo kinukulang, hindi pa rin natutupad yung dreams natin. Okay. So, meron akong tinatawag din na game R plan. Okay. Okay, so may gap model, meron ding game plan or game plan. R model. So, dito, yung mas, game naman. Dito, mas specific siya. So, unang-una, your dreams, kailangan mong isulat. You have to write them down and put a timeline for yourself and that becomes your concrete goals. Kailangan konkreto yung goals mo. Mm. Pangalawa dyan, action. No? Action din. Planning. Dapat may action din. Yes, dapat alam mo kung ano yung gagawin mo. And yung M, kailangan i-materialize mo yung plinano mong mga courses of action. Okay. And yung E, kailangan i-evaluate mo every now and then, titingnan mo yung progress mo, malapit ka na ba doon sa sinet mong goal na yan. Mm-hmm. And yung R, kasi game R siya, yung R, kung minsan, kailangan mong i-revise or i-review or i-revise yung goal mo or yung plan, courses of actions mo, yung action plans mo. Kasi kung minsan, yung mga actions mo ay hindi siya relevant or hindi siya nakakatulong towards your goal. So, kailangan mong i-revise yung mga bagay na yon. Pero kung may isang wala doon, magtatagumpay ka ba? Medyo hindi po tayo magtatagumpay. Oo. Kasi goal alone, nasa mind lang natin siya. Action alone, na walang plano, walang specific goal, nawawalan tayo ng motivation. Kasi we have to remember, dapat yung actions natin para mas maging magkaroon tayo ng accomplishment, kailangan may reason. Sa Japan tinatawag siya na ikigai. Ikigai. The reason why we do it. Mm. Kasi pag wala tayong specific or na reason kung bakit natin ginagawa yung isang bagay, at any point pwede tayong ma-discourage, pwede tayong matigil doon sa ginagawa natin. In short, yung manifestation is the bridge between your imagination and reality. The reality. Yes. Oo. Okay. Mm-hmm. Yung relationship ng manifesting something sa ating behavior. Paano ito napupunta doon sa ito siya. Kapag kasi pag sinasabi lang natin na dreams, no, pwedeng andun siya sa subconscious lang natin or kung minsan napupunta sa unconscious. So kailangan natin siyang i-manifest para mas maging conscious tayo or aware tayo dun sa kung anong gusto nating mangyari. Ngayon, the essence of manifesting or expressing it para malaman ng iba is that pag alam ng iba yung dreams natin, mayroong nag-e-expect. So kung minsan, it gives us a little pressure na tuparin natin yung minanifest natin kasi nga, natatakot tayo na mapahiya tayo sa iba that are, who are expecting from us. So yun yung kagandahan yun. And at the same time naman, pwede kasing magdulot to ng discouragement kasi wala ka pa pero minanifest mo, in-express mo siya. Ngayon, pag nag-fail ka or yung ibang tao na medyo inggit kung minsan, no, binabantayan yung pag-fail mo o yung pag hindi mo matupad yung minanifest mo na yon. And so, we can also turn that into a good motivation. Because your thoughts become things. Yes. Sabi nga nila, what the mind can conceive, the body can achieve. Pero kailangan natin ulit doon, Sir CJ, yung A natin, yung action planning natin, and yung materialization natin. Okay. Can we tweak our manifestations based on reality? Kung minsan, nagkakaroon tayo ng mechanism wherein if our manifestation is too high or hindi natin siya na-achieve, kung minsan, binabago natin yung manifestation na yon. At doon nga papasok yung R doon sa game R natin kanina, kung saan we revisit and we revise yung ating goal mismo, yung ating manifestations mismo. Kumbaga, ito yung tinatawag na compromise. When you manifest, kasi you are co-creating with the universe. Mm-mm. Is that right? Correct.
Pero again, pwede natin, we have control of that manifestation eh. Pwede pa rin natin i-tweak at any time para, alam yun, mas maging realistic. Okay, so kailangan magtiwala sa sarili? Yes, magtiwala. Trust in the process and manifest your destiny. Oo, at the same time, napaka-importante yung action dito. All right. Doc Norly, message sa ating mga kapuso. Ayan, so sa ating mga kapuso, no, every new year kasi sinasabi natin lagi na gusto natin ng ganito, gusto natin ng ganyan. So, kailangan nating mag-set ng goals at dapat maging konkreto tayo. So, kung gusto nyong yumaman, kailangan i-define nyo kung ano yung mayaman. It's just like, gusto kong maging mayaman, basis ko ng mayaman, 100,000 savings, 100,000 investment, something like that, at the end of the year. So, kailangan mayroon tayong malinaw na plano, konkretong goals sa buhay natin. And action. And action, of course. Alright. Maraming salamat, Doc Norly. Thank you so much. Happy New Year. Happy New Year. Mga kapuso, nagkasama natin si Dr. Norly Dumenden, isang eksperto sa human psychology.